Morning, okay. Solve na solve. Good morning, Mio! Ah! Oh, nasaan si Mio? Mio, itudo mo na! Nasaan ba yun? Maganda kasi ginagawa ni Mio dyan kasi inaano niya eh. Bagalamat dito ay may malaki siyang sound system dyan, tinutudo niya. Kaya gusto ko itudo niya ng gusto kasi nasa ibaba sila ng bandera. Eh kung itudo niya, maririnig ng bandera. Kaya itudo mo na, Mio! Nako naman, oh. Talaga, salamat, Mio, sa inyong panonood at paano naman. At binabati ko rin ang si Mr. and Mrs. Sumpyo. Oh, tudo nyo na rin! Mga kabigwas, ay yung soundtrack ko po, kung napapanood po ninyo, yun po'y lumang mga videos na nanggagaling ako sa ibang mga probinsya na doon ako nagbo-broadcast. Yung soundtrack na yan ay yung mga videos na napapanood ninyo ay doon pa, mga luma pa po yan. Ang kumanta or ang kumanta naman ng aking soundtrack ay si Mon Gapo, yung isang rapper sa Olongapo City na isa pong kilalang rapper. Ha, hindi rapper ng lumpia, ha? Rapper ba talaga? Oo, ganon. Siya po ang kumanta ng aking soundtrack. Handog po niya. Kaya yung extra ko naman kay Ben Fernandez naman yan, yung extra ko, bagamat hindi ko maipi-play dito dahil may naghahabol. Ano? Copyright daw eh. Kaya hindi ko maipa-play dito, ano? Oh, kaya sa susunod po na soundtrack ko, makikita na po ninyo dalawang video ni Louis La Russa. Yon. Tapos yung umiiyak nito, humingi ng tulong regarding doon sa pagkamatay ni Attorney Magkamit. Yun yung mga makikita po ninyo sa susunod mga videos po dito. Hinahanda na po ng aming mga technician. Sana sa Lunes mapapanood na ninyo yan. Iba na po ang video ng yung tinatawag naming UBB doon sa aming soundtrack. Ha? Salamat po sa 1,664 na nakatutok agad dito sa aming himpilan. Ay pagtiyagaan po ninyo dahil kami ay nilalait po ng himpilan ng bandera. Ha? Alam niyo pong lait nila sa amin. Ano ba daw ibubuga nila sa amin? Ano daw ibubuga namin sa kanila? Eh, dalawa lang ang aming komersyal. Dalawa, minsan tatlo. Di ba? Eh sila napakarami daw ng commercial, kaya wala naman daw eh, small lang daw. Ay okay lang kami kung small, small naman talaga kami. Okay lang kami maging small kaysa magiging big kami, big naman kami ng mga adik. Ano? Eh baka naman yung nagpa-commercial sa inyo ay mga supplier ng droga yan. Kasi sabi nga nila, sino ba ang magkakampihan, di ba ang kapwa magnanakaw? Kaya kapag ikaw ay magpa-commercial sa himpilan ng mga adik, ay di siyempre, adik ka rin. Diablo ka mo, kirin. Okay lang po sa amin, kahit dalawa, tatlo, sanay po kami sa hirap. Hindi po kami, katulad yan, ng aming fundraising, kunti na lang ang kulang, may pambayad na kami doon sa aming gagawin, na gagawin naming carbon dating, yun. Malapit na, oh, salamat sa mga tumutulong, ha, mamaya babasahin ko. Talagang yung mga nagbibigay donation. Kasi kinanbas na namin kung magkano ang babayaran. Kaya maraming salamat. Baka mapagkamalan pa ninyo dahil magbalapit na ang birthday ko. Baka mapagkamalan ninyo, ha? Nako, mayroon pa namang siraulo dyan na lalo na tunaw na at ang utak. Baka mamaya sabihin nyo, baka pang birthday ko? Nako, pang birthday ko, dami ko ditong itik.
dami kong pato, dami kong manok, kahit magkatay na lang kami. Kami-kami lang naman kakain, wala naman kami bisita eh. Tsaka yung aming ano, yung grupo ng Federal Citizen Crime Watch Special Task Force. Ha, nag-ano din yan sila. Nandito, yun na kami-kami na lang kakain dahil sila nag-volunteer para bantayan ako, ingatan ako. Dahil siyempre, ingatan nila yung mukha na endangered na ata mukha na to. Kaya iniingatan nila yan. Salamat sa FCCW ng Special Task Force. Nasaan yung kanila? Nag-courtesy sila, no, diba? Ilabas mo nga yun. Yun, nag-courtesy call sila, kinikilala na sila ng atin pong lokal na pamahalaan na magiging kaagapay sa peace and order dito po sa Puerto Princesa at sa buong Palawan. Yan o, oh, andyan si Vice Mayor Nancy Socrates at ang mga opisyal ng FCCW. Ay, salamat sa inyo ha. Kinikilala na po sila at magiging sa WISCOM na magiging katuwang at disyenteng pagkikilos. Ha, ganun sila. Mga kabigwas. At dilib ako sa kanila, ang tawagan nila sir. Oh, mga sir, kahit ordinaryo, kahit nagbabasura, tinatawag nila sir. Tama nga naman, sa Jollibee nga sir eh. Congrats sa FCCW, yung Citizen Crime Watch Special Task Force ng Palawan. Mabuhay po kayo, ha? Okay. Pero kami, nilalait pa rin kami ng himpilan ng bandera dahil nga karaw kami ay isa lang daw kaming small. Okay lang kami, kung small lang man kami, okay lang. Hindi na namin kailangan lumaki pa ulo namin kasi baka mamaya lumaki dahil sa drugs eh. Ako, ayaw ko naman mag-isip na dalawa lang naman yun eh. Kung hindi pinersa yung commercial nila, or baka naman eh kasama sa transaksyon. Kasi nakadalawang ano na tayo, nakadalawang video na tayo ngayon, hindi pa rin hinuli si Louie La Rosa. Sino kaya sa likod? Alam niyo po ba mga kabigwas? Ang atin pong topic ngayon, ito na, basa tayo ng topic. Ayon sa ating topic, hindi sa banal na Biblia ha, sa banal na kasulatan ha. Sa topic po natin ngayon, mga kabigwas, buong mundo, buong Pilipinas, buong sa mga nakikinig sa radyo, ang ating pong topic ngayon, Palawan. Ayan ha, tandaan ninyo, sa mga nakikinig ha, Palawan, free ang druga. Kapag nagsumbong ka, ikaw ang kakasuhan ayon kay Elgin Damasco. Kaya kaso ng Galieno, nakunaw na at si Lubert ang nagdurusa. Oh. Galing ano? Ganda ng pagkahanay ng ano eh. Kita nyo? Nakunaw! Kasi sa totoo lang mga kabigwas, napakayabang na himpilan yan. Pag may coverage, exclusive kagad sila. Yun pala kasabuak. Kaya pala exclusive. Oh, yun ha. Pinaplakwit na naman. Kayo talaga hab. Kayo, nako, mag-ayos-ayos talaga kayo. E paano nga, pag-ura... Ha? Oh, tuloy-tuloy naman tayo sa live. Kasi pinaplakwit na naman. E paayos nga, isular na nga. Ba, marami kasi ditong ano eh. Marami kasing matawag nating maraming demonyo. Minsan internet ko pipinsalain. Minsan naman biglang magplakwit ang kuryente, siyempre bababa yung ano ng transmitter. Hindi na kami naririnig sa radyo. Kasi nagplakwit eh. Eh siyempre automatic kagad 'yan. Mayroong AVR pag switch off kagad. Ginoo ko. Panginoon, Diyos ko, huwag mo pong iwanan ang Palawan, nandito po si Satanas. Sabi dito ni Evelyn Magno, Sir Tommy, yung sungpo ng bandera sa simbahan. Ginoo ko. Ano kaya, dapat sa kanila yung ano, ang isunod nila pagsung ng simbahan, isunod nila yung
Banal na aso! Natatawa ako! Yun na dapat. Okay. Ena Estimada. Okay naman, sir. Signal nyo. Okay. Ito naman. Arnel Divino Vidal. Idol, kahapon pa nawawala yung istasyon mo sa radyo. Lagi nga ako nga pinapasok nga nila yung ano. Liubert. Congrats, Liubert. Ang binababa ay itinataas, sabi ni ng Panginoon. Totoo yan. Totoo yan. Totoo yan. Alam nyo po ba? Unahin ko muna ha, bago tayo mag-topic ngayon. Unahin ko muna. Saan? Saan? Ano? Dapat doon. Sa sunod ang pag-commercial nila, higop agad ng droga. Sir Tommy, sabi niya, saan na ba yun? Ang dami kasi, kaya hindi makita agad eh. Yun ha. Basta ayaan nyo. Ayan. Sir Tommy, nakita daw kayo sa korte, sabi ni Adik Larusa, dahil inilabas mo daw yung pag-hit-hit niya ng katol. Ang alam ko, nakita ako yung nagtitimbre. Yung taong yon, galit na galit yun kay Kaabay. Nagkita kami kahapon. Alam niyo po kung bakit ako nandoon sa korte lagi? Dahil ako po ang nagpapiansa. Ha, tandaan niyo. Loe, kapag ikaw magpiansa, ikaw makulong at may kaso, dito ka sa akin pupunta, libibripingin kita. Anje, sabihin mo kagad ha, bawal humit-hit ng katon. Ha? Kasabihin ko kagad kay Loe. Loe, ayon sa kautusan, habang hawak ko ang policy na ikaw ay papiansahan, bibripingin ka ni Angie Cahilo. Ito, pinyansahan ka namin, pero huwag ka nang gumamit ng shabu. Katol na lang. Ha? Kaya, itong mga, alam ko naman kung sinong nagpipeedback sa inyo eh. Tapos pipeedback niya doon sa isa. Takot sila ilabas ko dito yung hudyat lang yung hinaantay ko doon eh. Sabi ng mga babae nila, sir, kapag nagkamali ito, mga taga-bandera ito, tawag ako kagad sa inyo. Tignan mo kung makauwi pa ba ng bahay. Okay, mga kabigwas, balik tayo ngayon. Punta na tayo dito sa ating topic. Ang sabi po nila kahapon, bago tayo pupunta sa ano ha, wag muna yan, mayroon pa ako pasikalye. Oo, pasakalye ba tawag? Sa totoo lamang po, mga kabigwas, hindi ko kilala ang Nicole. Tandaan ninyo, para ma-evaluate ko ang aking informer ko, yung nagbigay sa akin ng feedback, kaya sinabi namin si Nicole. Dahil alam namin itatanggi yon. Ay lumitaw ang Nicole. Ibig sabihin, totoong may Nicole. Ang masama ni Nicole, inamin pa, nag-iisa siyang asit ni Manalo. Ang galing pala kumanta ni Nicole. Ang galing. Dapat na ito kay Nicole, kumanta ito ng My Way. Bago ako naglabas doon sa aking interview doon sa isang source ko, sinabi ko baka kinabukasan, i-interviewin nila itong si Nicole. Nagkamali ba ako? Hindi po! Hindi ako nagkamali! In-interview nga! Sa totoo lang, hindi ko kilala yung Nicole. Ay lumitaw si Nicole! Paglitaw ni Nicole, sabi ko sa Paul, kumagat ka sa pain ko ngayon, bubo ka. Di lutang. Inamin pa na nag-iisa siyang asset ni Manalo. Diyos ko, pursanto. Jablong among, kirit-kirit. Sunog. Ngayon, mayroon pa siyang pahabol.
Ano paabol niya? Wala pong cellphone si Nicole. Loy, gusto mo tawagan ko yung cellphone number niya pag nagre-ring? Patay ka ba? Loy, hindi ako kahapon pinanganak. At sanay kami sa Metro Manila kung paano ika-counter ang mga maling report. Hindi mo kasi nasubukan magiging beat reporter ng NCR. Kung nasubukan mo beat reporter ng NCR, baka, nako, baka matagal ka nang wala kasi daming drugs doon. Baka kasama ka na sa natukhang. Nako. Oh, sanay kami, Loy. Eh, kayo naman, sumakay. Tapos sabi niya, wala! Walang cellphone! Huh? Walang cellphone daw si... Wala daw cellphone si Nicole. Nay, ano? Na? Ano, Loy? Ano sa tingin mo? Ah, dako, sakay ka pa! Hina ng utak nyo! Big wash. Oh, ano sabi niya? Oh, galing kumanta. Oh, Sir Tommy, shout out naman. Ano ko, nakala ko, ang dami Sir Tommy, shout out anak ko. Si ano 'yon? Genevieve, ano 'yon? De La Piña. Tanong siya sa akin kung naniniwala pa ba daw ako sa positive NBI pati Liobert. Sabi ko, hindi ako naniniwala na positive. Ito lang. Big was Sir Tommy, inaabangan. Alam niyo po ba na yung anak kong dalawa, kumuha na lang talaga ng medicine? Ayaw talaga mag-aral sana yon. Pero nag-aral na sila ngayon, preparatory na. Kasi para mapag-aralan nila, sa loob ng dalawang linggo, kalansay na yung katawan ng taong namatay. Grabe talaga, no? Paano nangyari yan? Pag-aaralan nila! Kaya doon sa sinasabi ni Loy, walang cellphone. Loy, sigurado ka? Ha? Pasukin na naman kita ngayon. Sige ka. At ito pa, mga kabigwas. Ang sabi ni Louie La Russa, ito, ilabas nga yung kanyang pamamaalam. Ang ganda, basahin natin eh. Para... Tapos dapat yung ano, kanta. May background dapat ito, anong-ano. Yung kanta ng ano, anong... mas maganda siguro yun. Alala na kaya! Ito, ilapit mo. Hindi ko mabasa eh. Ito. Sabi ni Louie La Russa, yan nakita niyo sa post niya yan habang naka-background yung humihit-hit siya. Sabi niya, grabing banat sa mga kamag-anak, kapamilya, patawad po. Naku, mapahalam. Itugtog niyo na yung ano. Ano ba yung tugtog yung may bago English yun eh? Ano ba ang anong tugtog yun? Patawad po at pati kayo. Bigyan ko ng kunting ano, payak. Ito, umpisa, ganito natin gagawin na. Grabe banat sa mga kamag-anak ko. Pamilya, patawad po. At pati kayo naaapektuhan sa laban ito. Nakikiusap po ako na baka may magtanong sa inyo kung kamag-anak nyo o kapamilya si Louie La Russa, sabihin nyo na lang na hindi nyo ako kaano-ano, kaibigan man o ano, para di na kayo madamay pa. Maintindihan ko po yan. Pasensya na. Sa inyo pati, sa mga pamilya ko. Ang dami! Pamanga pamilya! Nakot ko! Pamanga pamilya! Marami bang pamilya? Loy! Baka ilang asawa yan, ha? Pati sa pamilya ko, sasagutin ko lahat ito. Ako lang po
Patawad po sa naapektuhan. Mag-resign na ako bukas kung may nailabas video tanim kalansay. Hoy, bugok! Hindi ka dyan napahiya sa kalansay, hoy! Napahiya ka doon sa hit-hit mo! Ungas! Biglang dinaybert. Ugali talaga ng bandera yan. Ugali niya. Ugali talaga nila yan. Mantakin mo, sabi niya, mag-resign na ako! Kung may labas nila ang tanim kalansay, ibalik mo sa akin para makita ni Louie La Rose ang kagandahang lalaki ko ba. Nagpaalam siya. At kunyari, sinasabi niya na, ano sabi ni Louie? Magre-resign ako kung may papalabas nila ang kalansay. Hoy, yung umpisa mo nga, pasinsya kayo. Nadadamay kayo. Saan nadamay? Ba't dinamay mo sila doon sa kalansay? Talaga ikaw, Louie, o utak mo talaga. Baka bangag ka pa rin nung nagsalita ka niyan. Sasabihin mo, nadadamay kayo. Huwag ninyo kong kilalanin. Saan ba? Saan tayo naglalaban? Sa katotohanan, di ba? Hindi sa Galino, kung hindi dyan, sa higop mo, ng bitsin. Tapos idadivert mo, sasabihin mo ngayon na napahiya, nahihiya ka na, namamaalam ka sa iyong pamilya dahil ikaw, ha, Louie La Rosa, ay gusto mo nang mag-resign kung ilabas ang kalansay. Ugok! Bigla mong dinaibet! Ayaw mo lang aminin! Ayaw mong aminin na ikaw ay humihit-hit! Ilabas natin yung hit-hit mo! Diyan ka napahiya! Kaya gusto mong magbigti ay magbigti! Mag-resign! Ayun bago! Oh. Ayan o! Louie! Diyan ka napapahiya! Tandaan mo ha! Hiya, dyan ka nagpahiya. Sa totoo lang, mas katanggap-tanggap pa ng taong bayan kung sinabi mo, mag-resign ako, napahiya ako, bisit kang babigwas ka. Oh. Ay, inilawan pa kasi mukha mo eh. Yan o? Oh. Ay, putya na, ikaw na ikaw talaga. Huwag mo na sabihin hindi ikaw. Oh. Oh. Pinailawan mo kasi pinagalitan mo sana yung nag-ilaw sa mukha mo. Para sabihin mo, hindi ako yan. Oh. Oh, ngayon. Yan. Higo pa, Louie. Yun, iliwanagan ang mukha. Oh, Louie. Diyan ka ba napahiya o doon sa kalansay? Anong ugnayan ng kalansay? Baga dagukan ka ng buto ng kalansay. Sige ka. Balik mo sa akin. Oh. Tapos sasabihin mo ngayon, Louie, na magre-resign ka. Dahil pag hindi nilabas ang kalansay, hindi ka napahiya sa kalansay. Napahiya ka dyan. Dahil inilabas ko, patunay yan na wala na kayong kredibilidad na magbalita. Exclusive pa kayo sa mga kapulisan, pati mga media man, ang ibang mga media man, hindi makapag-cover dahil exclusive. Yun pala, kasabwat kayong mga damuho kayo. Dagaling ninyo. Eh, ano pahayag ni Damasco? Isa sa may-ari niyan ng bandira, si Eugene Damasco na councilor dito. Anong sabi niya? Eto, basahin natin. Ilapit natin. Ilapit. Kasi, Eugene Damasco, nung inilabas natin ang pahayang ang paghit-hit ng druga ni Louie La Rosa, anong sabi? Tinagdag siya ng comment ngayon ng mga tao. Anong sabi? Galing kay Lloyd yan, kay Banyes, di ba? Sabi niya, hi me, Brian, Jordan, DW, okay lang ang malakas. Makatutuhanan. Sabi niya ni Lloyd Ibanez, tama po. Sabi niya kay, sabi ni Eugene Damasco, kay James, hehe, patunayan niya na lang sa korte kasi magsasampa ng kaso ang
ang bandera. Pag sinabi ng korte, nag-guilty, wala na tayong magagawa doon. Buisit! Huwag mong sabihin pati korte kasabuat na rin ninyo. Kaya nga ginagawa ko ngayon, o tingnan nyo, ano caption ko? Ang caption ko ngayon, sa Palawan, free Andruga. Kapag magsumbong ka, kakasuhan ka. Yan, sabi ni Damasco, ikukorte daw niya. Sana, no? Para sabi ng korte, saan ka bumibili, Louie La Russa? Elgin, sigurado may alam ka. Alam mo sa totoo lang, Elgin, sa amin sa Manila, sa industriya namin, masangkot lang kami. Kunting sangkot lang, ma-issue kami. Mga news reporter, mga anchorman, masangkot lang kami ng konti, suspendido o tanggal. Iyan pa kaya humihigop? Ay wala kang delikadisa. Bakit hindi mo masibak si Louie? Dahil may alam si Louie sa'yo. Baka mamaya ikaw naman ang titirahin ni Louie. Ay may alam siya kaya hindi mo masibak-sibak. Kaya tuloy, inaway siya. Inaway siya ng mga viewers nila. Ang kanilang mga sa comment, anong sabi dito? Oh, inaway si Elgin Damasco. Ito ang sabi ni Elgin Damasco, mga kabigwas. Sabi ni Helen Castillo Espero, Counselor Elgin Robert L. Damasco, iba po ang sa court at iba din po yung isagot mo sa mga tanong. Sir, huwag idamay ang court sa tanong ni Sir James Brian Jordan. Ikaw yung tinatanong, hindi ang court, or wala kang alam. Isagot. Dahil lahat totoo noon at ngayon naghihigop ng magic sarap si Louie La Russa yon. Wala na. Binlock na sila lahat. Full na ito. Kawawa. Ayaw nila kasi nakikita nila doon sa views eh. Kulang-kulang 4,000 views kanila. Pinutol. Di, siyempre nagkadawalaan yun. Binalik. Nakita nila kulang-kulang 1,000 na naman. Pinutol uli. Ngayon, oh, zero? Wala. Oh, may 14 na naman kami. May 14 views na naman kami. Ang tao hindi humihiwalay dahil nagtutuklas sila ng katotohanan. Ano? Na? Nasaan ko yung siguro? Dami na siguro doon sa hotline. Dami na siguro doon. Ha? Nga, pinutulan. Biglang nang nawala ang internet natin. Tandaan niyo, pag programa ko, ayaw nilang malaman ang katotohanan, pero ma-upload naman mamaya. Yan doon ninyo panoorin ang gusto. Ayan ha. Oh, grabe sila. Bigwas, impas. Oh, impas talaga. Kasi, pag alam nila, kanina, mag-aapat na libo na yung naka-live views eh. Biglang pinutol. 911 kagad pagbalik. Pagbalik, nakita nila kulang-kula 1,000. Ha, papasok na 1,000. Pinutol uli. Balik na naman kami. Balik kami sa zero. Oh, ito na naman. May 462 na. Ilan na? 546 na. Oh, handa-handa kayo ha. Baka mamaya putulan na naman tayo. Hindi talaga makulit-kulit itong ating magprograma. May kagagawa nitong mga animal na ito. Dami pa natin ilabas. Nako. Louie, magpapadrug test ka daw? Ha? Sige nga, papaniwalain nyo na naman kami na ikaw ay negative. Sus, ginoo ko. Ayaw ko na sa earth.
mo biglang papalabasin na naman niya na okay siya, hindi siya addict. Eh, sabagay, kaya nga nila eh. Yung patay nga, buhay pa nga si Jubilin, ginawang kalansay. Ginoo ko. Tsaga-tsaga na lang kayo mga viewers dahil talagang ganun ako. Eh, pinag-iyanohin nila ako, pinagkaisahan nila ako. Yan, punyemal, mga yan, gigil na gigil, tumbong ko sa mga damungkong na mga yan. Nagalit na si Princess. Ha? Oh, oh, umabot na naman ng 1,000 plus. Ingat-ingat kayo, baka putulin na naman tayo mamaya. Tuloy-tuloy natin. Oh. Ayun, Alibat Aldan. Oh, yahoo, 1K na. Oh, grabe, biglang nawala signal. Dami talaga na nila connection. Sabi ko nga pati sa, alam mo ba pati sa impyerno, mayroon na sila doon? Nag-ipon po sila ng pera dito sa lupa. Dahil pagdating nila sa impyerno, magpa-install sila doon ng centralized aircon dahil mainit daw. Grabe, ang mga nangyayari. Lagi ako pinaputol, pinapatayan ng internet. Sabi naman ni Habibi Hilwa, siyempre negative talaga yan. Secret mo, sir. Daming galamay. O na, sabi ko nga wala na si Satanas sa impyerno. Nagkatawang tao na po si Satanas. At si Satanas ngayon ay nakabarong na. Minsan, naka-Amerikano, naka-Amerikana pa. Lungamong, kirit-kirit. Good evening, sir. Sobra pati signal mo. Hinigop. Oo nga pala, ano? Baka napasabay paghigop ni Louie. Magkakabilang kasi yan sila. PLDT at saka bandera. Ay, kahapon may papabalik-balik pang ban dito. Kaya talaga, kunyari, sinosurveillance ninyo kami. Ba't hindi kayo bumaba? Dapat bumaba kayo. Para, di ba, may pa-surveillance pa kayo kahapon sa amin. Pabalik-balik pa, bumaba po kayo para magkagatan tayo ng tainga. Cassandra Tahum, yestas, pati internet. Aba, dyan, Sir Tommy, kasabwat. Kasabwat! Oh, ano sabi dito? Oh, ano, ano ba? Kayo, bandera, lumalaban kayong patas. Kayo, grabe galit. Lalo din yung ginalit ang taong bayan. Kaya walang hustisya sa mga nangyayaring krimen dito. Nililigaw ninyo. Kaya nga ngayon, ang ipinaglalaban ko si Liubert na lang. Si Liubert na lang ang aking ipinaglalaban. Wala na akong pakialam doon sa Galieno. Kaya yung hamon-hamon mo, Louie, na ilabas ang kalansay, kahit ilabas ko pa dito yung video na yun, kahit ilantad ko pa ang akin witness dito, wala na dahil tinanggap na ng Galieno na close case na. Kaya wala ng kwenta yun, maliban kung ma-reopen namin. Anong sabi? Oh, sis James Bryan, binlock na raw siya ng bandera. Eh, ha? Pangit daw kabanding. Oh, nawala signal mo. Ninong, siguro na riyan ang kalansay, binisita ka para mag-bless. Oo, napati pa naman siya kasi naisturbo eh. Oh. Alam mo bang sabi ng aking ano, bagamat wala na tayo kasi tayong magagawa eh. Sabi ng source ko, alam niyo po ba sir ng pagkuha nila? Binalik po nila yung takip ng Mitso. Talagang binalik nila. Kaya ngayong kanila daw video na paikot-ikot sa sementeryo, ay wala na talaga, binalik eh. Wala ka makitang bukas. Pero, 8,000 daw yun. Pero useless po. Kahit ilantad ko pa dito, kahit ipakita ko ang mukha ng aking source, useless na eh. Tanggap na po ng pamilya Galieno na si Jubilin daw yung kalansay. Kaya yung laban namin dito, laban kay Liubert. Dahil si Liubert ang nagdurusa. Kaya siya ngayon ang amin pong
ipinaglalaban. Hustisya para kay Liubert. Hindi nyo ba napapanood yung sabi ni Liubert na katapanawagan ko sa aking kamag-anak, huwag naman dahil sa pera, ididiin ninyo ako. Naamin ni Liubert ang mga ganong mga salita noong nasa loob siya ng kulungan dahil sa sobrang sakit na naranasan niya. Tapos, idinidiin ninyo. Kaya kami ay lumalaban ngayon para kay Liubert. Hustisya para kay Liubert. Kaya mga kabigwas, hindi po ako lumalaban sa ating pamahalaan. Ginagalang ko ang desisyon ng Galino, ginagalang ko ang desisyon ng forensic examination. Pero pag na-reopen namin, saka mag-umpisa uli ang reinvestigation. Ano ba yan? Lugar na yan? Lahat na lang kasabwat. Nakakaya kayo sa mga serbisyo puro sa lapi ang sinasanto nyo. Pagdating sa kamatayan nyo, di yun ang matitikman. Totoo yan. Pero wala silang pakialam yan, hindi sila tinatablan yan. Oh, yan, 2,000 na naman higit yung viewers ko. Baka bigla nyo na maikat na naman yan. Ha? Bagamat eh, 1 minuto na lang. Tama, hustisya na lang kay Liubert. Yan, mabuti unawaan niya. Oh, yan. Ano ba yung lugar na yan? Sabi niya. Sabi ng isa, binayaran ang mga Galino. Sabi ni Emma Estimada. Yan, talaga opinion nila yan. Wala tayong magawa. Ang gusto ko lang, malay mo pagdating ng panahon, dahil kay Liubert, lumabas ang katotohanan. Oh, dahil kay Liubert. Pag ni-request na ng abogado namin yan, tapos biglang na-reopen ang investigation, malay mo, dahil sa isang mangmang na tao, nabuksan ang kaisipan ng mamamayan at nabago ang sistema ng ating lalawigan dahil dyan sa mga politiko at makapangyarihan na nagkukontrol, kayang paiikuti nila ang batas. Ang batas para lang sa kanila, wala sa mahihirap.